pa. Naku, magbubato siguro kasi tag-ulan, ang mga damo, hindi makaya ng aking katiwala. Ito, nagabukid lang siya. Kasama po natin yung ating mga kapamilya, si Sam at saka si Queenie. Tsaka yung alalay ni Batman, kasama ko. Mga kaibigan, nandito na po ako. Ito na po yung promise ko sa inyo, mamamasyal tayo sa farm. Tingnan nyo po ang aking gate. Pang mahirap lang po itong gate. Kasama po natin yung ating kapamilya, si Sam at saka si Queenie. Ngayon, ito po yung makopa. Wala pong tigil ng bunga. Ito tamo, meron na po siyang kasunod na bulaklak. Tay makopa po yan. Ang lalaki yung ano pa, mustard pool ata tawag dyan. Ang lalaki po niyan, tsaka mga juicy. Yan. Pagkatapos pong mamungan yan, may kasunod ng bulaklak. Wala pong tigil yan. Tapos, meron po ako katuray. Miracle katuray. Galing po ng Oman, yung mga buto niyan, puno, tinanim ko rin. Ito siya, oh. Gamot po sa high blood yan. Ako, sinasalad po ito. Masarap po itong salad. Ang gulo-gulo pa po. Hindi napapalinis kasi, ano eh, tag-ulan. Madali daw mag-ano. Bukas po ng umaga eh. May palaka. May palaka yun. Nakatago oh. Akala ko sawa. Di ba biro ko sa inyo? Baka mamaya may sawa nga. Palaka siya oh. Ayun oh. Ayan oh. Kita nyo oh. Ayun. 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 Oh. Nakasilip. Pini-welcome tayo. Mm. Yan. Ito po si Katuray. Sinasabi ko. Masarap po ito. Mangunguha ako niya, magagawa tayong salad. Ayan yung bunga ako, sa umaga po yun ang dami. Alam niyo, ito po oh, kita niyo ang dami na namulak. Taglamig po, namumulaklak yan. Tapos, ito po mga dragon fruit. Noong last year, isang taon ako rito. Pagkagaling ko sa Oman, nagpurgod ako. Sabi po akong maayos itong farm ko. Yung mga malunggay na yan, buto po nadala ko galing sa Oman. Isa-isa kong tinusok-tusok yan dyan. Tapos ito po, mag-ano na siya. 1.5 years na. Isang piraso lang po na ganito kahaba yan. Ngayon, ang dami ng bunga. Nakakapagbenta na po kami. Tapos, pati yung mga malunggay, kaya ganyan pugot-pugot. May kumukuha ho yan. Every month, hinaharvest nila. 15 pesos ang kilo. Pumunta na dito, sila nangunguha. Tapos, ito po yung mga kalamansi. Dati, puro kalamansi. Ano ito? Pinapatay ko kasi, ano yun? 10 years old na. Yung maliliit na bunga. Ito siya, oh. Dati kapatid ko nag-aalaga dito. Parang nanawa ata sa probinsya, nag-Manila. Yun. Tingnan mo, mabaling. Nung ako na dito, walang kadamod-damod ting umaga. Nagdadamo ko dalawang oras sa isang umaga. Tapos ito yan, mga tanong ko po yan. Ito ako pa nga, nagawa ng simentong yan. May katulong lang dalawang bata, inuupahan ko. Ako, sabi ko, tara, tulungan niyo ako. Ang dami po ibuhan. Ang liit-liit lang po nito yan. Ako, panat na panat. Ito, tingnan nyo malunggay. Lahat na yan. Mga ano po yan, mga buto lang na... Pinagtatawanan nga po ako mga taga rito, no? Ba't napakarami kong dalang buto ng malunggay? Eh sabi ko, hindi nyo baka ako alam, maraming benefit yan. Kasi, araw-araw nagluluto ako niyan sa Oman, laging iba-iba nga lang ka akong mga luto. May bulang lang, may dininding, may kung ano-ano, ganun-ganun.
Tapos, tignan nyo po, ito po yung aking munting bahay. Pag nagbakasyon kayo rito sa Pilipinas, 4 bedrooms po ito. Pasyal ko rin kayo sa loob. Eh, pasyal ko muna kayo sa ano, kasi bukas na umaga, masyadong init. Eh, may pupuntahan pa tayo. Yung mga tinanim kong mga dragon fruit. October nung itanim ko, 1 year na siya ngayon. Tingnan nyo, yung mga posting simentong ganyan, pinagawa ko yan. Talagang binigyan ko pa ho ng instruction yung mga taong gagawa. Binantayan ko, tutuntukan ko rin. Napakaitim ko po. Ito, pag nandito ako, inaagad ko po ito. Yung mga ginugupit-gupit ko, inaagad ko kasi mauna ka maagawan ng pataba yung ano. Eh, yung katiwala ko naman po, baboy lang alaga niya. Hindi na rin niya kaya. Sabi ko, sige, okay lang. Pag-uwi ako rito, once a month, kukuha ko ng taong tagalinis. Eh, ang dami ko na pong ginagawa, kaya kita niyo, hindi ako makapag-upload palagi. Ito po, 3 years old lang namumunga. Marami ko dito niya, nakahilera dyan sa mga gilid ng mga patubig. Eh, dumating po yung salot na yung uwang kinain. Mabuti na lang, sabi ko sa kapatid ko, yung magpagulang. Ayan, may natira. Itinanim ko po yan, mga 3 taon na po. May, ano, mamumunga na po yan. Baka may bulaklak nga po yan. Patatlong taon na. Tapos, kita nyo ito sa palok na ito. Matamis to. Meron akong malaking puno doon. Tinanim ko rin yan, yung buto. Galing ng bangkok ang buto niyan. Andun, kuhahaba ho ng bunga. Ito po, yung mga kalamansi, tumataas na. Nalalaglag lang yung bunga. Ito. Ano mo, 2.5 years old pa lang ito. Magbubunga na po ito next year. Namin yan August. Kaya August next year, 3 taon na po siya. Nagbubunga na po yan. Yan tinatawag na ang tawag nila dyan, imported daw yan na ano eh, buko. Pero ani lang ng buko yan. Ito po, tingnan nyo, tanim ko yan ako. Ginagabi ako nito. Nagtsatsaga ako, maliit pa sila no. Tatalian ko yan. Dapok na, luma na. Okay na siya. Kumapit na siya sa ano eh, ugat eh. 1 year old na siya noong October. Kaya ngayon hong Mayo, pag umulan ng Mayo, sa ulan ho ang ano niya eh, ang weakness niya. Pag naulan na sila, mula talim mo yan, 8 months, mamumunga na. Kaya mag-harvest tayo ng marami sa Mayo. Naku, makikita niyo, mamumuti sa mga bunga-bunga yan. Talaga nagtiiso ako. Dream ko kasi yung pagka nag-retired ako, ganito yung parang paradise. Kasi yung kapatid kong tinulungan ko, inaaral ko yung mga anak, nag-Manila. Construction mga anak, akala nila masarap na hinayaan ko, pero ando doon sa akin ngayon. Ay ko, sige, kumuin na lang akin taga, ayun po yung bukid ko. Yan po, diretso na yan, hanggang doon po sa may mga puno, akasya na yan, yung po ang ano, 3 hektarya po amin dyan. Diretso po ito hanggang sa may ilog. Mga irrigation po, kabilaan. Ipasyal ko kayo din eh, sa may suha, yung suha na nakita nyo. Yung isa, nando doon, yung bonsai, hindi, wala buto. Ito wala rin tigil ng bunga to. Natutuwa nga po yung mga taga rito, lahat ng tanim ko. Walang tigil sa kabubunga. Kasi sabi nila hindi raw ako madamot. Totoo ho ba yun? Pag hindi ka madamot, yung mga puno itinatanim mo, walang tigil sa kabubunga. Walang sawa sa kabubunga. Sabi ko, bunga na bunga yan. Dapat isang beses lang yan. Nagtataka nga ang mga tao. Lalo yung makaupang to, parang apo lalaki ganyan. Tatamis. Talaga. Kaya lang, pahapo na, baka ako kaya may sawa. Tulog din ka sa akin. Sinabi kami. Ito yung suha. Susuot tayo. Ako dito ko natanggal yung salamin ko ka. Susungkit ko ng suha. Gusto ko ipasalubong sa mga kapitbahay ko sa kainta. Ito yun. Ay, ang ganda na niya. Oh, tingnan mo. 2 weeks ago lang nandito kami eh. Ayan. Ito yung mga kalamansi. Eh, meron pa sa suha dyan ha. Ayan po siya oh. Yung pong pinakita ko siya, hinarvest natin. Dito ko kinukuha yung mga dyan. Nagsalit-salit ako. Nagtanim ako ng bago ulit. Ako, makapit. Hindi ko nasuot yung bota ko. Excited baka ako dumilim. Bilis kong dumilim dito kasi December. Ayan po oh. Bawat puno kasi nito, nilalagyan ko sila pag tag-araw. Nakakatulong po sa mga dragon fruit. Shade sila. At the same time, kumikita pa. Tapos yan po oh. Tingnan nyo. Ganda. Nako, dream na dream ko po yan. Nasa oban ako, gigil na gigil ako. Gusto ko makakamag for good. Gagawin ko yung gusto kong gawin. Happy po ako sa ganito eh. Nako, eto po yung suha.
dinaanan ata ng tungro. Eh, tingnan nyo. May bunga pa siya. Ayun na naman si bulaklak, sumusulpot na. Ayan po, oh. Oh. Ayan. Naku, apakarami ho niyan. Ayun, pinaputol ko pa ho doon sa kabilang kapitbahay. Ayun, oh, yung kabilang diretso namin ngayon. Tingnan nyo. Nung ako yung nandito, malinis to. Araw-araw ako nagdadamo. Eh, may bunga pa siya, oh. Ayan, may mga maliliit. Sunod-sunod ho yan. Ayun, oh. Hindi ka titigilan niya ng supply. May malaki, may mahihinog, may bumubulaklak. Ayan, walang tigil. Ako naman, sabi ko, sige, di sa katiwala ako kung sino gusto, bigay lang, bigay. Para lahat na, ano, maging masaya. Ang tamis po. Kaya pagpasyal niya dito, ay, mag-i-enjoy kayo kung mahilig kayo sa nature. Tapos meron din po tayong atsuwete, oh, yung pinangkukulay ko. Diba yung nakaraan, ang pinangkulay ko yung mamasita kasi naubusan na ako ng galing dito yun. Ayan, medyo mura pa siya. Pag hilog na yan, papipitas ko, pakukuha ko. Tapos ito, pagka nag-tag-araw na, ipapatabas ko po yan. O, dito po tayo pasyal sa dulo pa. Tignan nyo, ang ganda. Ako, ang sarap. Magkakaroon po kayo ng peace of mind dito. Tapos nga, ang hangin. O, tignan nyo. Sarap-sarap. Ay, ganyan yung kalamansi, oh. Kaharvest lang po ng kalamansi. Pero maraming kasunod, oh. Malandi rin po ang kalamansi. Walang tigil sa kabubunga yan. Tapos igala mo siyang gano'n. Gamit ko sa ano eh, pag nangangati, lalamunan ko eh. Kalamansi lang pwede ba? Sarap. Iba asim ng kalamansi ko. Parang matamis-tamis siya. No asim. Isa po yan, pagka yung kula ako sa tulog, mihina resistensya ko. Vitamin C lang kailangan yung kalamansi. Pigayin ko lang po gaya. Sarap na. Ikot pa ho tayo. Bukas o pag liwa-liwa na, dadaling kayo doon sa palo kung mahaba ang bunga. Ito po, nung nandito ako, naalagaan ko, yung mga ganito may virus po yan. Binugupit po yan. Binugupit. Kaso yung aking katiwala, walang hilig sa ganito. Ako lang ang nag-aalaga. Eh, wala pa ako. Kaya, meron kaming ano, motor na pang bomba. Ayan, ilog yan. Ayun, lang ka na. Ayun ako, ang tamis-tamis po niyan. Tapos ito yung sabi nito, ang gubat, sabi sa inyo, masawa. Sa Tagaro, maganda yung mapapalinis. Kasi pag nagpalinis ka ngayon, isang linggo lang, madamo na naman. Kaya ang ginagawa ko, ito, dinaanan na talaga ng virus ito. Nakakahawa ito. Parang may langgam. Ganyan po yan. Yan yung may virus, kailangan gugupitin. Kaya meron kang special na panggupit. Ganyan. Ako, tingnan nyo, nakukuha ko pang magganito. Kaya tama, si Mr. She. May pagka Wonder Woman ako. Lahat, pag nandito ako, talaga alaga ako ito. Dinadamuhan ko. Lagyan ko ng fertilizer. Ang fertilizer niya, organic. Yung po mga dumi ng mga paniki, kung tawagin dito, guano. Yan. Kaya po gusto ko pagka ano eh, mag-stay ako rito ng mga 1 month. Para pagdating ng panahong pagtagbunga, marami, malalaki. Matatamis ang ibubunga niya. Tapos katulad dito, may mga virus man. Mga hawa lang po yan. Kailangan yan, tatanggalin. Kasi yung mga nando doon, magandang variety. Yung nagbenta sa akin ito, madaya. Eh, ayun, napaalis sila doon sa lugar nila.
kinausap ko, ba't ka ako may sakit yung bilgay mo sa akin? Alin eh, kabe ka ako patay. May sakit pa. Ang hahawa ng ano. Eh yun, galing po yun sa kamag-anak ko sa ano, yung magandang yun sa, ano ba yan? Bimba, Nueva Ecija. Eh, todo sa yun nandiyan sa kanto. Ang damot pa. Sabi ko, pwede humingi ng dagdag. Hindi nagbigay. Ayun, napaalis sila doon. Totoo nga yun, pag madamot ka, ano nang swerte sa'yo. Maramot ang kapalaran, ka nga. Yan, ganyan po yan. Bukas na maaga, marami kong tatastasin dito. Kailangan talaga mag-stay ako dito muna ng isang buwan. Kukuha ako ng mga kakatulong uli. Ayan o, tignan niyo yung malunggay. Ready ng harvestin. Baka bukas lang may ha-harvest na dyan. Liliwanag uli ito. So, pwede ko kontakin ko yung mag-harvest. Tapos din, nakita niyo yung ganyan. Ayun po, ang ganda yan. Tispan po yan, tispan doon. Tapos, dito po yung may, ayan o, yung bodega. Bahay po ng mga magulang ko noong araw, nandoon sa harapan. Ginawa kong bodega, pinatibag ko. Kasi ang mga kahoy niya, matitibay, yakal. Tapos yung yero, kahit luma, makakapal ho, kapal. Naku, yung yakal, hindi umapako-pako yung mga pako ng mga karpintero. Grabe ba yung bets. Kamyas, dito ko po kinuha yung pinangsaing natin na gata, na tulingan. Sinaing na gata sa kamyas, na dry. Padali lang po ito eh. Bibiyakin mo lang, ibibilad mo lang sa araw. Kailangan mainit na mainit ang araw. Mga tatlong araw lang din. Dry na yan. Eh ako, pinagtatawan lang ako dito nung iba. Ang tiyagarang pulot ako ng pulot. Idadry ko ka ako kaysa bibili ka. Napakamahal kaya. 5 piraso lang yan eh. 5 piso na. Eh yung 10 piraso, 10. Bumili ka ng 20, hindi makakaasin kayo na ang mga 50 pesos pa. Eh tingnan nyo. Oh, malalaglag lang yan. Pinupulog yan. Inuupa ko pa sa mga bata, yung mga pamangay. Eh kunin nyo yung magagandang klase. Kaya may mga bilao pa akong binibili. Ilalagay ko sa ibabaw ng yero. Ito po yung suha na. Ako, pinitas na nila. Pinitas na ni Akot yung nandili. Ito po yung isang suha, yung kulay pink. Nasiksik siya kasi nag-extension ako doon pag umuulan. Ito naman yung wala siya bunga ngayon, puro bulaklak ng nakaraan, daming bunga, guwebano. Guwebano. Ito po siya. Babuera mo. Na niya. Alaga na po ng katiwala kayo sa akin. Pinagpapatay ko na kasi nga, wala ako. Makakuhanin lang ng kusino. Pati yung mga peking duck, pinagkuha ko na. Ito, mga kulungan ng mga peking duck, na itlog na lang sila, na itlog sa umaga. Bukas ng umaga, maganda po mamasyal, kaya lang magubat. Eh, yung katiwala ko eh, nasa iba yung ilog pa. Mamaya ako pupunta rito yun. May susi lang po ang dala. Ito po yung ano, avocado. Katatanim lang din po nito, mga ilang taon pa lang ito. 5. Namulaklak na po siya eh. Na ano, nadaanan ng bagyo. Talagas. Kaya nga pati yung palayang po, nalugi ako. 200,000 yung nalugi sa akin nakaraan na yan. Paani kami doon ng 200 kabampalay. Hindi mahigi 200,000 o yun. Lugi kami. Pero okay lang, ngayon ko lang naranasan yun. Dati-dati, hindi naman. Yan po yung fish pan. Wala po siyang laman ngayon, kundi puro mga tilapiyang native, pito, bulig. Ayan po siya. Yan, pinabakod ko po yan. Ako, pantay ulo po ang ano niyan, bakod. Kasi nga, sinabi nila, dahil yung bahay ko, galing dyan sa fish pan para tumaas kami dito. Mababaha na po sila lahat yan, pero ako dito, mataas. Hindi po ako binabaha. Ito, dito po ako nagluto ng chicharon. Pag nandito ako, may kawa po ako malaki. Tapos kaldero malaki.
sa akong magluto dito. Laklak dito. Ayan. Gusto kong dali sa Manila, kaya lang wala na po akong space dun. Tingnan nyo. O, pasyal kayo dito sa loob ng bahay. May terrace po ako na dati yung fish pan. Doon ka nalang mamimingwit. Siguro kung machi-check nyo sa profile, meron akong video doon. Nagpingwit akong pingwit pag bakasyon ko. Galing akong Manila. Ay, galing akong Oman. Yan ang katiwala ko. Saan-saan, minsan nandun, minsan nandun, minsan dito. Palipat-lipat. Meron din po kami dun sa Paris. Meron din po ako sa Kainta. Pulay-pula. Para pong ang sarap ng buhay. Parang walang problema. Para po ipasyal ko kayo sa loob ng bahay bago dumilim. Para bukas, iba naman. Ito po, meron po kami water pump batao dito. Tapos may deep well din kami. Ito po yung pinag-aabalan ko. Pinagawa ko sa pamilya. Tapos ako naman nagawa na. Nag-create ako ng hugad ng mga manok. Marami po ako rito manok noon. Eh dahil nga yung anak ko, kinex niya ako. Wala ro siyang kasama ron kasi nagka-acidic nga siya. Eh di binili ko na lang po sa katiwala ko. Ako dami po natutuwa ko. Dami kong alaga noon. Eh pinatay araw-araw. Papatay. Dalawa, tatlo. Ah, di naubos siya. Yan po, mga pugad doon. Tuwa-tuwa po ako sa umaga, daming itlog, nangitlog. Lahat na yan. Eh, pati nando doon, hindi ko palang napakita sa inyo, bukas na lang. Tapos malinis na malinis po ito na dito, dahil sa umaga, pagka yung mga alas 5, uumpisa ko rin sa harap ng bahay. Pagka medyo maliwanag na kasi, baka nga may ahas, may sawa. Saka yung hawak, nakabota ako, tapos may panghalabas ako ganyan. Aba, isang umaga lang ganun, kinabukas na isang umaga ganun. Ito, ako na rin nag-anin po. Mga nagtanin-tanin niya. Talaga nagkatusok-tusok ako niyan. Maliit pa lang, isa-isa lang ganito yan, oh. One year na siya ngayon, ganyan siya kabilis. Kailangan talaga niya mag-alaga niya. Lagi ako yan sa umaga, ganyan-ganyan. Isang linggo lang, tagpo siya. Ako, may butos doon. Papasyan po tayo. Ito po yung bahay namin. Malaki. Ito po, dati nandito sila lahat. Ako, ang ganda ng katuray, anak ko. I-focus mo ang ganda, lalo sa umaga yan. Kukuha ko niyang gagawin ko salad talaga. Bandian lang ng tubig, sibuyas, kamatis, piga ng yung bagoong na ginawa ko, tsaka kalamansi. Ha! Tsaka prito isda. Wow, sarap. Ito po. Yan. Pulo po. Yung ako po nagtanim din ito. Ako ang dumi. Hindi talaga naasikasi ng katiwala. Ito po matibay po. Puno ng chiko. Tapos ito po rambutan to. Ang dami pong bunga nung nakaraan. July, August yan. Aba. Ay pagpunta ko rito, tuwan-tuwa yung katiwala. Inubos na ron yan. Tapakatamis daw. Eh okay lang. At least napakinabangan. Hindi na sayang. Sabi ko. Ito siya. Yan. Yan, ang dami pong ibinuwan niya. Ang mga tanim pong dragon fruit, ang dami ibinuwan na niya. Parang may virus na rin yata itong isa. Ang nakakayuri na niya. Mga July, August po ang pamumunga niya. August, ganyan. Ang dami nun. May pinicture po ako nun. Tapos, ito po yung mga tanim pong mga dragon fruit po sa gilid ng peace pan. Ayan. Mga idea kulat yan po. Kaya tawa na nila ako. Kasi po yung hallway, yung bulungan lang. Parang bahay sa Amerika na napabayaan. Ayan yung terrace ko sa master bedroom. Pupunta tayo dun. Ito po yung mga tanglad. Ito talaga sinadya kong tanim. Ito. Bagong tanim lang po itong dragon fruit na to rin. Nung ano na siya? 1 year and 5 months. Mga June yan eh. June po. Ito natapos. Pinagawa ko ng last year. May natapos. June pinanim ko ito. Tapos sinadya ko po talagang over yung mga posting ganyan para kapitan.
anuhan talaga nila, pinaka ano nila itong gulong. Ayan, hanggang diretso po doon niya sa dulo. Ano po yung mga sagingan, tsaka yung mangga. Ito yung mangga, mga imported. Tayong pa. Dati po yan, maraming mangga to eh. Eh, bagyo. Bagyo po nga laban. Itinutumba ng bagyo. Tapos ito po. Yung customer kong Malaysia na si Norena, binigyan niya ako ng ganito. Ano ito eh. Magtatanim nga po ako nito sa kainta. Galing na ito ng kainta eh. Kamuting kahoy, tingnan nyo kaiba. Itong dahon na to, tinuruan niya ako magluto. Napakasarap po, stir fry niya. Heavy lang ang katapat, tsaka garlic. Olive oil, napakasarap. Eh, pinapatay ko kasi ang dami. Hindi siya mamamatay, pero kukuha ako na itutusok-tusok po sa mga gilid-gilid doon. Madali po siyang tumubo. Galing pa po itong Malaysia. Ganito itsura ng ano, dahon ng kamuting kahoy sa Malaysia. Talaga dinadala ko. Yun naman pomegranate, binibili ko pa sa Oman. Mga puno na yan. Hindi pa namumunga. Yung namumunga doon, napabayaan na matay. Ang tamis-tamis pa man din. At wait, terrace ko sa master bedroom. Dito muna tayo sa baba. Ayun po yung kaibigan ko. Bago kong kaibigan natin. Ano siya, alalay ni Batman, di rin siya pwede. Kaya yan ang pinadala sa akin. Yan po ang master bedroom. Dito. Ayun po, mag-great, ang laki na rin po. Siguro ready na rin yan sa August magbunga. Magbulaklak. Ito po yan, dati isang diretso po yan. Na tinanim-tanim ko, tsaka itong gilid na to. Eh kaso, ito, pag umulan po itong fishpan, ano na. Dati malinis po yan kasi naglalagay po kami ng mga pambenta. Eh ngayon, sabi ng kapatid ko, nalulugi siya dahil nasasawa. May sawa ko dito kasi ilog yan eh. Pag nagbaha, mga gubat, sumabit-sabit yan galing bundok. Eh, sabi ko, kaysa naman sa malugi tayo, huwag na lang mga native-native na lang. Kaya ayun, tinitingnan na anak ko, may gumagalaw. Eto, naagad ko noon yan, nandito ako. Kaya isang araw, pag na, siguro after Christmas na, maghahanap ako makakasama dito. Dito tayo magbibidyo palagi. Dito nga sana ako gusto kong magsilain ng ano eh. Magbubudel pipe tayo. Ayun po yung mga bandaho na yon. May tawag sila dyan eh. Pandan na lalaki. Dumalaki yung pandan na lalaki niya. Gamot po yan sa may sakit sa bato. Eh yung hipag ko, may sakit sa bato. Kaya ang kuya ko, kuha ng ko, tumatawid si ilog, naglalangoy, kukuha niya. Ayun o. Maliit lang yan. Itanim ko ganito lang. Doon sa tabi ng mga usalian, yung sa banggera, pag naghugas ka, tato, diretso siya. Ayun siya. Ito, Tanglad, Laguna. Binibili po rin yan. Ito, kukontakin ko nga yung mag-harvest bukas. Kasi tumataas na siya eh. Kaya gusto ko bunga nito. Ito na lang niya, ano ko na, huwag ka ano. Ito yung mga papaya po, hinagis ko doon, oh, namunga na siya. Sa ilalim. Tingnan niyo yung bahay natin, bakasyon na natin. Kung gusto niyo yung ganitong lugar, PM niyo lahat. Daling ko kayo talaga dito. Gakaroon kayo ng peace of mind. Ang mga kapitbahay, layo-layo. Pero pagkakinumbida mo sila at nagpunta sa'yo, kung gusto makijoin, masarap po silang kajaming. Ay nako, tuwan-tuwa ho yung sa mga ibang taong nagagawin dito. Maganda umaga po mga kaibigan. Nandito na po tayo sa farm sa Bulacan. Andito po ako ngayon sa terrace, magkape po tayo. Ang sarap po dito matulog, tinanghali kami ng gising, tawo may araw na. Dapat to magang-maga mag-video kami ng anak ko para makita niyo pag kasarap po matulog. Nag-start po ako natulog mga 7, tapos nagising lang po ako in the middle of the night. Nagpipi, ganun. Tapos eto na, nagising ako, maga na. Tara, magkape tayo, sarap. Eto po, mga tinatanim ko, hinagis-agis ko lang dito. Dito ako madalas. Dito sa terrace na to, siya po yung fish pan. Eh ngayon po, wala pong nag-aalaga. Kaya, baka ho sa tag-araw, kasi pagka ho bumabaha nata, na anuhan sila, na nakakatakas, maabot po doon sa ibaboy yung mga lumulundag-lundag po sila. Ngayon, ang sarap po ng hangin, tingnan nyo. Ito po ang buhay ko dito pag umuwi. Naku, tingnan nyo po ang medyas ko. Sa sobrang ginawa kagabi, baligtad pa siya. Ito. Tsura ko. Ipa-shell ko po kayo ngayon dito sa loob ng bahay.
Ayan, pag-bisita nyo muna po dito, oh, tingnan nyo. Iikot ako dito. Yung terrace ko po ito. Kaya pag nag-bakasyon kayo, welcome po kayo dito kung gusto nyo ang buhay probinsya. Ito po, kasama namin yung dalawa namin, mga kapamilya. At home po si Sam, kasi isang taon po kami nanirahan dito nung galing kong magbakasyon sa Bulacan. Ay, galing kong mag-for good sa Oman. Tingnan nyo po, apakasarap po ng buhay. Magandang buhay, mga kaibigan. Ganito lang po. Yan. Pero nung nandito po ako, nandadamo ako, eh ngayon wala po akong time. Sa isang buwan na lang, next year, mag-stay po ako dito mga 1 month. Dito tayo mag-shoot palagi. Ng cooking lesson. Tingnan nyo naman po, oh. Dinadamuhan ko yan, ting umaga. Paikot. Napakalinis po nung nakaraang taon yan. Eh, wala pong nagmamanage. Meron akong katiwala sa ito lahat, mga tanim ko yan. Nako, kasi sa Oman nga ako, kahit sa paso, nagtatayo yung mga buto nito galing sa Oman. Lahat po yan, may nakakatubo dito noon, binahayong iba, nalunod kasi mga ganito pa lang sila katataba noon. Eh ngayon, kahit bahain yan, dahil malaki na puno, nakabilis po tumubo. Eh pinagkakakitaan na po dito nung katiwala ko. Sabi ko sa kanya, alagaan mo lang, sige, sa'yo na yung tita. Pagka ano, sabi ko, malakas na, hati tayo. Bukod pa doon sa palayan, 15% po siya. Eh, mas gusto niya ang palay dito, padilig-dilig lang siya. Tsaka yung damo, minsan-minsan lang siya. Pag muya ko, once a month lang ho dito. Ayan po siya. Napakasarap po ng buhay. Talaga naman, magbakasyon na kayo dito. Tuturo ko kayo dito sa aking rest house. Ang sarap po dito. Paborito ko itong lugar na ito. Pagkatapos ko maglinis, pagkagising o bago matulog, lalo sa gabi, kung nagising ako ng maaga, maririnig niyo yung ingay ng mga pugo at tikling. Tapos pagka ito, tag-araw, tuyo itong pispa na to, magang-maga, tsaka dumidim, napakaraming tikling at pugo. Yun yung kaibigan namin na Bisaya, si Rapi, nanguhuli dyan ng pugo at tikling. Naglalagay siya ng pang-umang, magaling siya. Ito po yung aking, dirty kitchen. Naka-extend po siya. Pinagawaan ko po ng ganito. Parang talagang probinsya-probinsya talaga ang dating. Hindi yung puro simento o bato. Yan po yung pandan na lalaki na sinasabi ko. Diyan sa may pusalian tinanim, ang dami na pala, ang laki. Gamot po yan sa may mga bato. May mga prostate cancer, lalaga, iniinom, ginagawang tea. Pati yung papaya, o palipas na yung papaya. Ito po yung terrace na to, kadugtong ng master bedroom. Ito po. Ang hirap po dito. Ito, antik po ito. Aparador ng nanay ko, tatay ko pa ito. Buksan ko yung ilaw. Ito po. Ito niyo po, meron siyang araw. Mga nara po iyan. Pati po yung upuan sa terrace na yun, naulan na, wala nang bardis, pero nara po yan, mga sa mga tatay ko pa po yan. Ayan po. Kaya pag nagbakasyon kayo, dito ko kayo patitirahin, may closet cabinet naman po. May attached bathroom po ito. Meron po ako dito pagka-uwi po kami, merong gamit, mga bedsheet, mga pantulog. Ito, nakapantulog ako. Dito, pwede kayo maglagay ng mga gamit nyo, built-in cabinet po yan. Yan po, naka-attach po yan. Ito po yung kabuuan ng room. Yun, pinisang buo ko po ang nagagawa nito, kaya pati kesa may ganda may design. Ito po yung pinakakama. Ayan ako, tingnan nyo po, katabi na ang matulog. Tapos, medyo magulo lang po kasi walang nag-aayos. Ito po yung, lalagyan ko ng duming madamit, dresser. Ito po yung attached bathroom. Total, ipinapasyal ko na kayo. Ayan po siya. Nawalan po ng mga ilaw. Diyos ko, napupundi. Napupurday na po ang inyong prinsesa. Ayan po siya. Ito. Ano niyo po? Medyo magulo lang po. Ito po, marami kami upuan pag may mga bisita. Nagdatingan dito yung mga kaibigan namin na gusto magbakasyon, mga relatives. Ayan, may maliit na rep. Para talagang ester po rin siya. Tingnan nyo po ang kompleto mga gamit. Magulo lang po, pero pakita ko sa inyo yung kabuuan. Wala po ang tayo maglinis ngayon eh, dahil balikan din kami.
Dito po, ayan o. Ito. Tingnan nyo, ang gulo-gulo pa. Ito po yung dirty kitchen. Yung extension ng kitchen. Ayan po siya. Ayan. Ayan yun, kahapon yung sa labas. Dito po tayo. Apat po ang kwarto nito, dalawa bathroom. Naku, tingnan nyo po, pinanunod ako ng akin. Eh, kasi kung ba't nagsasalita mag-isa si Mami? Nabobolang, ano, namumurit si Mami? Ito po yung isang kwarto. Okay, so katiwala ko, ginagawa niya budega ng mga bigas. Ito po yung mga bigas niya. Tapos yung kuryente po niyan, pagka yung ang palay po namin dinayo ng insekto, yung bambag na itim, naglalagay siya ng ilaw doon sa gitna ng yung bukid, yung palayan, ilaw. Na-attract sila kaya sa isang lugar lang sila dumumabaksak. Ito po, ayan o, na kami bitana. Ito po, hindi naman siya attached. Mga pinagawa ko po yan. Pasensya na po, walang nag-aalaga. Ay, ganyan yung tsura. Pero, dahil pinapasyal ko kayo, tingnan nyo yung kesa may po. Laki po siya. Magandang bakasyonan talaga. Ito po, yung mga gamit namin sa aming, bukirin sa palayan. May pang-spray ito. Ito yung pambombang digas. Yung isa, dinamo, dikuryente po, dalawa. Kompleto po kami dito. Ito po ang sala. Medyo magulo, pasensya na po. Yung aking pong sala, sir, pinatakpan ko kasi walang tao dito. Ayan po, oh. Sinatakpan ko po na para talaga siyang yan po ang sala set. Pagka may kumpleto tao, tulong-tulong kami nag-aayos dito. Kaya pag nagbakasyon, talagang tatarabaho kayo dito. Ito po yung mesa. May aircon po. Meron po tayo dito kasi malaki sala pag nagkagulo-gulo. Isinasaksak lang po namin yan. Sa master bedroom lang po may aircon at saka dito sa sala. Pero sa tatlong room, wala po. Yan po. Ito po yung isang room. Yung isa naka-close po hindi ko napakita sa inyo kasi pareho din po siya. Ano na? May mga din po siya yung cabinet na pero hindi po built-in cabinet, pinasadya ko po yan. Ito po siya. Ito po ang dugo talaga. Itlog po ng mga butiki at saka ibon. Gustong-gusto dito, pati ibon. Gustong-gustong sumama sa akin. Yan o, bawat room mo, may mga kanya-kanyang bintana. Ito yung isang terrace na sa entrance. Dito po yan. Ang sarap po ng hangin kahapon nung dumating ako. Ito po naman yung mga kama na pagka mayroong mga bisita. Mga rin po, antik. Nara po ito sa tatay ko. Lucela tayo itong mga kapangalan. Tapos ito din po, Nara din po ito. Yung po mga kaibigan kung may hilig sa Nara, ayan po. Kung may time nga lang po ako na magbabarnis yan, tipis-kising ko yan. Kaya lang, wala nang time. May kapatid naman akong lalaki, hindi mo mga ano sa pagdaganya. Walang hilig, hindi ko patulad. Ayan po siya. Magulo lang po, pero gusto kong makita nyo, makilala nyo ang prinsesa nyo ng kusina na ganito ang kanyang life. Yung washing machine, pinapasok po namin kasi nga sa labas walang tao, baka ma-attract tao, hakasin. Ito po yung pinaka-interference. Magduyan po tayo dito. Gusto nyo rin magduyan. Magduduyan tayo dito. Ayan po yung morning sun. Araw po kami. Nagising po ako maaga, sarap po magduduyan ako dito. Ito po siya yung pinaka-entrance natin. Kaya pag nagbakasyon kayo, relax kayo dito. Ang sarap ng buhay. Pinaghandaan ko talaga ito nung bago ako nagpunta ng Middle East, ng Oman. Dream ko yung magkaroon lang ng isang maliit na bahay. Pero siguro mahal akong papagad. Hindi ko nararamdaman. Unti-unti pala ako nakakapundar ng marami. Tulad nito, lupa lang ito ng biling ko. 3 hectares po ito. Tapos, ang bahay pong nandoon, ito po sa mga magulang ko, binili ko lang sa mga kapatid ko.
Pero meron ka po kami 7 hektarya, hindi na po kami humati. Nandito po sa kabila yun. Basta ako, dito na lang gusto ko 3 hektarya, tapos tabing ilog. Ngayon, yung bahay po luma na, pinagawa kong bodega na lang, ganon. Kasi ang mga kahuyuhunong yakal eh. Tapos dito nagpatayo ako, pang-bakasyonan talaga. Sa Manila, maliit lang bahay ko, pero 3-story. Kasi ang mga lote doon, maliit lang, 62 square meters lang mo yun. Dalawa yun, madalawa na yung isa, pinatayo ka naman ng paupahan din, hanggang 3 story din. Kaya yun lang po ang buhay ng prinsesa nyo. Talagang inano ko po na pag nagpurgod ako, hindi na ako mag-work. Kasi dito po, maanay ko ng 3 times a month, ay a year. Every 3 months po ang taniman ng mga palay. Ngayon, nagdineto po ako dyan, kasi mahal po ang palay ngayon. Nagdineto po ako dito ng pinakamababa yung 100,000. Sa 3 buwan may 100,000. Kamisan, 150,000. So, let's say sabihin po natin na 300,000 a year ang neto po. Ba, hindi na po masama yung talo ko pa yung may mga pension sa SSS. Tapos yung po, kaprasong paupa na yan, nag-i-income po ako ng amante 20,000-25,000. So, hindi na po masama yun, di po ba? Kaya po yung mga iba dyan, ng mga nasa abroad na nagsusumikap, magtsaga lang po kayo, focus lang kayo, huwag nyo sayangin yung kinikita nyo. Kasi ako po, ipon-ipon eh. Wala kaming ginawang bisyo sa Oman, kundi ang manghuli ng isda, manghuli ng halaan. Kung matichek nyo profile ko, lagi ako sa dagat, ganun, eto. Kasi may hiligo ako sa nature eh. Kaya eto po, ang ganda po, di ba? Sana, wish ko, yung mga katulad ko nag-ambisyon na magkaroon ng sariling bahay, yung pagkakakitaan, pag nagpugod. Pinaghandaan ko po talaga ito, yung pagtanda ko, may makikita ako. Tsaka yung sitting pretty ka na, hindi ka na nangangamuhan, ikaw na ang amo ngayon. Tapos ang ganda po na sa umaga, tsaka sa hapon, titignan ko, ang sarap po ng feeling, gaganyan ako. Sabi ko, ito na, hindi ko akalain at pundar po ito. Kung makikilala niyong mabuti ang prinsesa niyong kusina, hindi lang po siguro ako si Wonder Woman, sabi nga ni Mr. She. Hindi pa niya ako masyadong kilala, pero parang nanonotice niya na ang pagkatao ko. Siguro po, ugali ng tatay ko, nakuha ko. Medyo umiinit na po, oh. Nakapagbahay pa ako, pantulog. Yung araw kasi, sinisikatan na ako, ang ganda-ganda. Kanina magang-maga sana, may pag. Ibalik po, babalik po ulit tayo dito. Sa pag-anihan po ng palay, tapos papagdamuhan ko po ito. Dahil pag ulan po ng mga March, April, mamumunga na po yung ating dragon fruit. Napakaganda po yan pagka nagbunga na pulang-pula lahat magpaligid. Eh, may namamakyaw nung punta na dito. Sana po yung mga nag-ambisyon na katulad ko. Ako maliit lang nang buha ambisyon ko nun eh. Magkaroon lang maliit na bahay. Tsaka doon ako magpa-parlor. Eh, siguro po, pag talaga yung mahal ka ng Diyos at alam niya malinis sa puso mo, siya ang gagawa ng way na ibibigay sa'yo yung mga hiniling mo eh, sinobrahan pa. Meron nga akong kaibigan sa Oman eh, nag-video dito sila ng isa balitang Middle East. Kalimutan ko nga kung ano yan, punta sila rito. Ang dami pong nagulat kasi i-video niya po yung bahay tsaka yung paupahan ko, may computer shop kami noon para sa anak ko. Hindi nila akalain nakapundaran kong ganun. Pero ito, hindi pa po nila nakita nun. Tapos, dami nagtawagan sa akin. Paano ko nagawa? Kahit kakako ako, hindi ko alam. Basta ang alam ko, lahat ng kinikita ko taon-taon, pag-uwi ako, may project ako. Ito, nakapokus sa halimbawa, bago ako umalis, alam ko na po ang sunod na paggagawa ko. Kaya nung nagtatrabaho ako sa Oman, inspired po ako. Working hard ako kahit Friday. Sa Middle East, ang linggo doon, Friday. Pag may nag-appointment siya, magpapariband, magpapakulay. Eh, naka-schedule kami punta ng dagat. Kina-cancel ko po yan. Papasok ako kasi pumunta ako ng ibang bansa para magtrabaho. Kung may free time, yun, punta kami ng dagat. Kaya iniisip ko, ano ko yun eh, yung naging inspirasyon ko yung kailangan matapos. Ito pong rest house na to, 4 years ko bago natapos. Naguno pa po yung Oman, lumubog po yan. 7 buwan sarado yung parlor ko sa Oman. Pero maganda naman po, nag-call sa akin yung mga kliyente ko, pwede raw akong mag-home service. Naging mas pabor po sa akin kasi wala akong upa. Eh may sasakyan naman po ako, sige, ratsyada ako. Punta ako sa camp ng mga nagtatrabaho sa oil.
ang gagawin po nila, tatawagan nila yung mga suki ko, magkakatabi lang sila doon, American, ano yun, style ng mga bahay nila. Ay, nako, wala pong bakanting oras sa akin noon. Tapos, yun na nga, pinatayo ko na ito, 4 na taon to. Medyo malaki rin po na gastos ko rito. Siguro nasa, ano po siya, kasi mga resibo na sa akin po eh, 3.5 million pesos po siya. Pero ngayon, ewan ko lang po kung gano'n nakalaki ang halaga kung magpapatayo ka ng ganito, hindi ko nakakayanin kasi wala nang abroad. Basta wala man po akong cash on hand na pera ngayon. Masasabi ko lang, naka-invest na po sa bahay at lupa. Kaya, yun na po, mag-retired na ako ng 98 ang edad ko, 58 ang edad ko sa Oman, mga 60 na ako sa next week, sitting pretty na. Pero yun, unti-unti, may pinagagawa ko sa Bulacan kasi ito, nakapokus ako dun eh. 2 dekada na po yun sa kaintay, hindi ko napapaayos kaya yun, iba, unti-unti kong pinapaayos. Oh, ayun po yung aking ano, bagong kaibigan. Umuupa po siya dun sa isang pinto na paupahan ko. Sabi niya, ate, sama ako sa'yo. Kaya, siya yung sinasabi kong assistant ni Batman. Eh, kasi pagsipag naman po, titignan nyo naman siya, oh. Ang sabi ko, sige, saan yan? Pagsama mo sa akin, bigyan kita ka kung isang kabambigas. Eh, tignan mo siya, oh. Napakabait na. Baka nagugutom ka na. Mag-breakfast muna tayo. Nagkape ka na? Uy, subagot. Yun lang po. Kasi babalik na po kami sa Manila. Dadaan po ako doon sa may maglilitsyon at baka makakita pa kami ng litsyon. Eh, yung nag-request po ng paksin na litsyon. Pati, tikimin ko po kayo ng napakasarap na paksin na litsyon. Kahit po mag-research kayo sa YouTube ng pagpapaksin na litsyon, kakaiba po ang litsyon ko. Talaga naman po kayong lalawayan. Pinapawisan po ang prinsesa niya. Yan po ang gusto ko, yung morning sun. Tapos, dito po, nagdadamo ako dyan. Kaya umaga, ay, ang ginhawa ng pakiramdam ko. Papasok ako dito, 9 o'clock na, doon pala ako magbe-breakfast. Eh, andito pa yung mga kapatid ko noon, nag-ambisyon sa Manila, yung construction, mga anak ka lang, may buhay maganda doon. Pero inayaan ko lang para magkaroon sila ng freedom. Sila yung tao-tao dito noon. Paaral ko yung mga anak ng kapatid ko, napagtapos ko ng ano yung isa, HRM yung isa. Ay ngayon, kinukuha ko nasa Oman sa McDonald's, tumanggi. Nung pala, magko-construction lang. Sabi ko sa akin, pinaaral ko, isa namang kapatid niya, pinaaral ko rin ng mechanical, ano, sa mga electronics po ng sasakyan. Aba, hindi rin ginamit. Pinag-aaral ko pang mag-drive. Ako pa mismo nag-enroll doon. Eh, hindi rin ginamit kasi sa abroad. Pag marunong ka mag-drive, kahit yung man lang, bala po niya. Tapos mechanic ko siya. Ay, hindi po na kuha yung utak ng tita nila kahit konti lang. Kahit gat-titing lang. Ayun, nag-construction. Bahala sila. Paligaya sila doon. Wala akong magagawa. Eh, bago ngayon, oh, gusto sa akin yung sumama at yung magtitinda raw sa harap ng bahay. Kaya yung pinagawa kong tindahan na maliit para sa bigas. Eh, bigyan ko naman. Hindi ho natin matiis eh. Ganun talaga. Isa lang na may anak ko. Yung anak ko, yung mga malapit naman sa kanila, close sa kanila. Kaya yun. Babalik po tayo dito sa Anihan na lang. Pakikita ko sa inyo kung paano Anihan. Napaka-modern mo ngayon ng ano, Anihan dito. Sa 3 oras po, yung palayang ko na yan, makikita nyo, yung machine po dadaan, tanggal na yung ano, lalagay na nila sa sako yung palay, babaksak nila, bawat daan na yan. Ang tawag ata nila dito yung halimaw eh, pero kubota po yun, may dinsya pa niyata. Tapos yan, paikot-ikot na ganyan. Ito, meron na hako at ipaparata rito. Ang mga buyer naman, aga-agawan na. Pero plano ko po, hindi ko na-ibenta ako mag-bibigas. Si doble halaga eh. Kung alamawa, neto ko doon 100,000. Pwede ko magiging 200,000 yung pag ako nag-benta ng bibigas. Eh, yun lang naman. Ay, princess. Yung cooking po na yan, anak ko nag-insist sa akin yan. Ma, sayang yung talent po, i-share mo. Wala nakakukong time. Kahit pa isa-isa lang isang linggo, mailuto mo. Ako bahala mag-ano sa YouTube, sabi niya. Tsaka, hindi ka ako marunong video-video. Ako bahala pag may free time ako. Kaya po dapat magpasalamat tayo sa aking anak. Doon po siya natuto. Mag-ano niya siya, nag-encourage sa akin na pag umuwi ka ng Pilipinas, mamay, paglilibangan ka. Sabi niya, sayang yung talent mo sa pagluluto. Ya, ano kita. Kaya yun po. Meron na po. Nung unang-unang punta niya rito, dito, pagluluto. Yun yung tinapa na at saka yung imbutido,
Kaya imbutido, hindi ko napansin, wala pa lang cheese dahil may nagpapatrabaho po ako dito noon. Kaya inilagay ko na lang note doon na kulang sa cheese. Eh layo po namin sa bayan. Talaga naman po ang sarap naman dito. May tricycle po ako noon tsaka yung rampur ko. Eh bago yung tricycle, motor. Ang ginawa ko, wala naman tao dito. Kaso baka mahila. Eh binenta ko na lang po. Yun, dinagdag ko doon sa pambili ng waki. Yung waki na machine na nakakagaling sa mga sakit na meron kang sakit sa bato, may sakit sa puso, high blood, ganun. Papaliwanag ko sa iyo next time yung waki na yun. Doon po sa may tapat ng mini garden ko, opisina, parlor, opisina ko yung parang libangan ko po. Meron nga gusto umupa doon eh. Hindi na ako, parang opisina ko na yan. Pagka, kasi marami kaming aso, pag hindi makapasok sa loob ng bahay, doon sila ini-entertain. Yun lang po. Sige po, yun na lang po. Kasi matatapos na po itong ano nung anak ko. Sabi niya, sana maging happy kayo sa senior ko sa inyo. At sa susunod na Marso, babalik po ulit tayo dito para makita niyo pag-aani. Sana po nag-enjoy kayo sa mga storytelling ko na ganito-ganito, ganun-ganon. May mapulot po yung mga iba dyan. Kulang po tayo sa oras eh. Kasi hindi pa po na-edit ng anak ko. Iba na dyan, puno na yung memory ng kanyang ano eh. Sana dadaldal pa ako, papasyal tayo doon sa may manggahan, yung mangga kung gano'n na bilog. At saka yung may sampalok doon na mahahabang malalaki. Doon po yun sa tumana, kung tawagin po na, kaya lang ang gubat. Hindi pa sure na papagdamihan ng katiwala ko, ispirehan doon yan. Yun lang po. At matatapos na raw, mabibitin na naman tayo sa pagsasalita. Naku, yung kape ko, kadadaldal ko, hindi na rin naubos. Pero sarap po dito. Yung mga gustong magbakasyon ng Pilipinas, wala po kayo hindi sa bayad dito. Free kayo. Pero kayo lang po bibigyan ng pagkain. Ako na lang magluluto para sa inyo. Yun lang po. Eto po. Meron naman tayo mga paglilibangan dito. Maliit na TV. Kasi pinalito po itong TV ng anak sa room niya. Meron naman akong yung flat screen. Dati yung flat screen nandito. Sabi ko baka mamaya wala nang nanonood. Maluma, din na lang ito. Ito na lang po. Pero maganda naman po ito gumagana. Yan ay pagliliwangan. Tsaka magbakasyon kayo dito, may mga pupunta po tayo resort. Wala na nga lang doon tayo eh. Gusto ko kayo idalig doon eh. Punta tayo doon eh. Ito po, nangunguha po tayo ng idadry ko. Kasi naubos na yung aking mga stock. Kaluluto ko ng sinaing. Ayan. Dadaling ko po siya sa kainta. Meron ako doon na pagbibilaran doon sa rooftop. Sayang po, nalalaglag lang eh. Tinuruan ko yung mga tao dito. Pera ka ko yun eh. Kaya lang wala sa diskarte sila eh. Tawanan pa ako. Pero yung mga pinaggagagawa ko. Kasi doon po sa terrace na yun, nandito ako. Bilad ako ng bilad. Kinukuha ko yung malalaki. Ay, sarap kong mangitas. Ilan yan, ano, ang landi-landi ng kamyas. Nung kung nandito ako, pati puno, may mga bunga yan. Eh, lumipas na, nangalaglag na. Yun kasi pag mga assistant ni Batman. Linis na linis. Sabi ko, pag-ani ko, bigyan kita ako ng bigasin. Ay, kasarap po naman yung mga. Pipiliin mo pa talaga yung malalaki. Okay, kakatuwa. Kami po'y paluwas na. Ito po ang buhay ng inyong prinsesa. Pabalik-balik na lang sa farm. Yung aming po sasakyan, hindi makapasok dito dahil ginagawa yung karsada. Mataas po yung pinaka-simentong ginawa nila, hindi pa tapos. Doon po pinarada sa tapat ng bahay ng pamangkin ko. Kaya doon po tayo magsisimula mamaya ulit. Kaya mag-enjoy po kayo dito, lalo pa naman tag-ulan, tag-araw. Ito hindi po tumitigil ng pamumuha, malandi din ito, parang kalamansip. Ay, napakalaki naman itong mga puno dito. Ito po, basta. Ano sila? Ito po.
Huwag niyong kausapin, makakalimutan bilang.